Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kayo ba'y naingkwentro niya ho ba itong UNO? Uno, ay may mga reklamo ho sa kanila. Gusto ho natin maging patas, ano? Kasi iba na ho mga estilo na nagbabago. At ito ho yung kuminsan, mga bata pa lang hinihikayat ng magsumama sa networking, yung kalampera, pinapatulan. Ito mga gadget, cellphone, laptop, or anything na makukuha, relo. Abay, para lang itong membership, hindi ba? Ito, kausapin natin mismo. Ito ho yung... Biktima. Itong HR na lang, bago natin kausapin. Nandiyan na ba sa linya ngayon? Okay, nandiyan na. Si, sa linya ng telepono ngayon natin, ay makakausap natin. Ma'am, magandang hapon po. Yeah. Good morning po, sir. Kayo ho ba'y Maricor Entruso? HR? Yes po, sir. Ethics, eh. Ma'am, magandang hapon. Live ho tayo sa Kilos Pronto, ano, sa PTV4. Ma'am, may tatanong lang ho kami kasi kayo nasa HR Ethics ho ng Uno International. Ano ho bang pamantayan ninyo kung paano ho kayo mag-recruit ng miyembro ninyo? Yung tama pong proseso sa pag-recruit po ng member, Ano po? Hello po? Anong tamang proseso po? Okay po, yung tamang proseso po namin, sir, is yung i-invite ng distributor po namin is dapat po pumunta doon sa office namin. Yes, or ma'am. Any branch po na mayroon pong orientation regarding po sa networking. Alright. Ma'am, meron ba kayong binibenta ang produkto? Yes po, mayroon po. Magkano ho membership? Ang membership po ng UNO is 7,998 po. Yan ho ba sa membership? Kasama na ho ba yung sinasabing produktong ibibenta? Yes po, mayroon po. Mayroon po silang product. Okay. May package na. Okay, sige ma'am. May access pin po sila, sir. Alright, ma'am. Tanong, tama ho ba para sa UNO na pinapatulan ho? Pati ho yung mga relo, tsaka ho yung mga cellphone, gadget, kapalit ng sinasabing membership. No, that is against our policy. All right. Well, ma'am, maganda. Natin, sir. All right, ma'am, sinabi niyo against your policy. Bakit yung ibang mga miyembro ninyo, yung iba nagre-recruit ho mga putok sa buho na pati ho yung pinapatulan, parang pawn shop na ho dating ninyo eh. Po? Parang pawn shop na ho dating ninyo kasi talagang kinukuha ho yung relo, kinukuha yung cellphone, kinukuha yung mga gadget, kapalit ng membership, parang sapilitan ho eh. Ibig sabihin, para ito, kapareho nitong nagreklamo ho sa amin, papakausap po sa inyo, kinukuha na ho yung gadget, ayaw po ho ibigay hanggat hindi daw makompleto yung 7,900 pesos something. Oh. Okay. Tama ho ba yun? Hindi po siya tama, sir. Alright, ma'am, sige, ganito. Pakipaliwanag nga ho, kasi kung nakikinig ho sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kaanak ho sa overseas ng mga Pinoy, yun ho palang ginagawa ng ibang miyembro ninyo. Abay, pati ho yung mga gadget pinapatulan, pati mga relo, sing-sing. Naging pawn shop na ho bang UNO? Hindi po nagiging pawn shop po ako. Parang ganun ho nangyari sa biktima. Ito, pakakausap ko ho sa inyo. Ma'am, ano? Yung biktima ho natin ng UNO rito, gusto niya ho. Ito, nagre-reklamo na ho sa amin. Yung cellphone niya, kinuha, tsaka relo. Si Hiner. Si Hiner. Okay, Hiner. Ito, kausapin mo si Maricor Entruso. Sumbong mo. Ayun. Sige, reklamo mo. Paano nangyari ba, Hiner? Ma'am, kasi may isang akong kaibigan na pinapunta ako sa isang mall. Mm-hmm. Tapos niaya ko doon na titingin lang daw at saka makikinig sa kanila. Oo. Yung tapos may nilapit sa akin na babae na Nagpakilala ba na UNO siya? Oo, sir, nagpakilala na UNO. Okay, quickly. Sinong nare-reklamo mo rito? Si Emmanuel. Sararana. Ma'am, meron ho ba kayo Emmanuel Sararana? Emmanuel Sararana. Kasi ito ho yung inyong miyembro na to,
Ito ho yung parang pasimuno ho sa inyong sinasabing networking. Team head daw ho siya. Team head daw ho siya. Ito, kung kayo ho'y nanonood, ito ho, nakikita, nakaposing pa sa kanyang sakyan. No? I am a proud member of UNO. Nakikita ho sa TV. Ayan, nagmamaneho pa ho. Wow, man. Wow, ang galo. Sir, pakiklaro lang po yung buong pangalan po ng distributor namin kasi medyo hindi po maklaro sa cellphone po. Okay, sige. Si Emmanuel Sararana, team head ng UNO Philippines. Emmanuel Sararana. Hello. Ma'am, anong buong pangalan ito? Manuel. Nagtatanong pa sila. Sir Ben, ano po yung last name po? Sararana. 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 Mm-mm. Sararana. Manuel. Miyembro ho ninyo yun, ma'am? Kasi kung hindi nyo miyembro to, ma'am, abay, ngayon pa lang, mag-issue na kayo ng All Points Bulletin na durobo to na ginagamit ang pangalan nyo. May picture pa siya na, UNO, number one, okay. I'm a proud member. Oh, confirm po yan, Sir Ben, na distributor po ng UNO. Distributor. Okay, ma'am. Pwede ho bang, ganito na lang ho, ay, may tanggapan ba ho ba kayo, ma'am? Oh, mayroon po dito po sa yung head office namin po dito po sa Panay Avenue. Sa Panay na. Wala na kayo sa Ortigas, ma'am. Ah, wala na po. Nalugi na kayo roon. Po? Nalugi na kayo roon. Nanawa na yung mga tao sa inyo mga racket. Nag-transfer na po kami dito sa Panay Avenue po, yung new head office po namin. Saan sa Panay Avenue, ma'am, para naman malaman ng tao, kabatiran, just in case na magre-reklamo sila, idediretso na namin sa inyo. Saan ho sa Panay Avenue? Okay, dito po sa Octo Arch Building. Sa Octo Arch. Alam ho namin yan, ma'am. Okay, ma'am. Lang, ma'am, ganito na lang, ma'am. Kung maari ho, mas maganda siguro, kung kayo ho, mag-invite na lang ho kayo, wag naman sa mga mall na dinadala nyo pagkatapos kukunan nyo ho ng cellphone, tsaka mga gadget, at tsaka mga relo. Parang hold up ho yan, ma'am eh. Mawalang galang lang ho, kasi hindi ko gustong dating kasi marami ng reklamo sa inyo nung araw pa. Uno, unlimited networking opportunities. Hindi ho ba tama? Opo. Unlimited din yung racket ninyo, tsaka pagkukuha ng mga gadget ng sapilitan. Pagkatapos kinukuha na nitong pobre, gusto mo nang kunin yung relo mo? Oh, ito ma'am, saulin yung relo niya at saka gadget niya. Pwede ba pakisabi doon kay Sararana? Binigay ito. Ayaw daw ibigay, ma'am. 2,000 pesos rin. 2,000 pesos na lang utang niya. Sabi, hanggat hindi mo makumpleto to, hindi ko ibabalik sa'yo. May karapatan ho ba ang isang taong sa pilitan i-hold yung relo na ayaw na ho? May karapatan ho ba? Wala naman po siyang karapatan, sir. Ngayon pa lang ho, nireklamo ho namin sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, narinig ho tayo. Pakisabi na lang ho, bago ho masira, at hindi ho namin layunin, sirain ho kayo, pero nakakasira yung trabaho yung ginagawa ng tao ho ninyo eh. Hindi ho ba, ma'am? Okay po. Alright, dyan, ma'am, dyan lang muna kayo. Pakinggan nyo to, ha? O, sa action naman to, tingnan natin dito. Makakausap naman natin dito si Director Jose Aquino ng Enforcement and Investors Protection Department ng EIPD, Securities and Exchange Commission, or SEC. Sir, Director Jose Aquino, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Sir, ito ho, tama ho bang isang networking company ho, sa pilitan kunin ho yung gadget ng isang nire-recruit ho nila for membership na walang mabayad, kinuha ho yung gadget relo, at pagkatapos ng tinutubos na ho, hindi pa raw kumpleto, hanggat hindi makumpleto, hindi bibigay yung mga relo. Yung ganong klaseng estilo ho, scamming na ho yan eh. Ano ho inyong sasabihin dito ho? Well, yung procedure na so that you will become a member, yes, sir, and you will be able to sell your product at the product of the corporation. So kailangan mo pang mag because you cannot give the money right away. Yes, sir. So you have to leave your watch or yes, your cell phone. I think something is one unusual with that kind of business. Sir, ang tanong ko, aside from you, can you use it unethical, illegal? Parang ganun nga. Well, bakit hindi ho natin pwedeng sabihin ho na galing ng Securities and Exchange Commission for compliance and the ethical ways to do it, sir, na hindi naman siguro pwedeng pilitin ho. Pag hindi makumpleto, pabalikin na lang. Bakit hinuhold ho? Parang sanlaan na ho ngayon ng UNO eh. Parang pawn shop na ho sila. Pambansang sanlaan na ho sila eh. Di ho ba pwedeng most
probably ho, ang pinakamaganda yan, you tell the Guani, itong complainant, to come to see us. Okay, sir. And then we will interview him. Okay. Try to find out what actually happened. Alright, sir, ganito ano. Sa kabilang linya ho kasi sir, ang uno, napapakinggan ho tayo. So dadalhin na namin sa inyo ang nagre-reklamo sir para maimbestigahan ninyo. So you can come into the picture dahil hawak niyo, Securities and Exchange Commission ho kayo, may mga pamantayan na dapat sundin ho itong mga networking company, sir. E naglalabasan na naman ho, sir, inilalapit na ho namin sa inyo, live ho tayo sa PTV4, kasama ho si Alex Santos, si Ben Tulfo ho to, sir. Para sa kabatiran ho ng iba ho, Luzon, Visayas at Mindanao, kasi baka magbunga pa ho to ng panabagong racket eh. Baka sa susunod, pati karsunsilyo, pantalon, sapatos, kukunin na lang ho. Isasanla lang, na nila. Isasanla na lang. Parang, parang masahol pa sa sugal ho to, sir. Eh. Di ba, sir? Opo. Kaya nga, ang gagawin natin, of course, we have to protect one. All right. Kasi ito naman mga victims mga ito. Mm-mm. Of course, they would like to earn money. Yes. But then, itong mga corporations na mga ito, so they are actually engaged in, I don't know, if they are engaged in pyramiding or ganon. So they have to come to us so that we can evaluate their complaint. Okay. And we can help them. Well, bukas na bukas ho, sir, ilalapit na ho namin ang reklamo ito kasama ho yung biktima. Para nang sa ganon, mag-imbestige na ho kayo. Official na ho, sir. Our office is open. Okay. All right, thank you, sir. Maricor, intruso. Nandiyan pa ho ba kayo, Maricor? Yes, sir, Ben. Oh, narinig mo, Maricor, ano? Ilalapit na namin to sa Securities and Exchange Commission Compliance Monitoring and Surveillance Division ho nila sa mga kapareho sa inyo na medyo may mga nilalabag no. Hindi ho namin sinasabing official, pero hindi ho magandang dating na kinukuha nyo yung mga gadget, mga personal na bagay okay. na hindi against sir, their will. Sir, Ben. Yes. Pwede pa po bang kausapin si Sir Hiner? Siguro ma'am, ganito na lang. Sa Securities and Exchange Commission na lang kayo magpaliwanag. Huwag na ho dito kasi baka malagay pa kayo sa malaking kahihiyaan pag ako ho'y panghimasok pa. Huwag na ho. Okay. Ha? Alright ma'am. See you sa Securities and Exchange Commission ma'am. Yeah. Okay? Okay, sige po. Consider nyo ho na isang complaint po yon. Okay na. Samahan ka na namin doon ha. Doon mismo sa Securities and Exchange Commission, ipatatawag sila. Ambalusin natin yun. Sapatusin natin yung si Ben. Kumuha na yun. Si Manuel. Tadyakan ko sila lamunan yun eh. Sige. Alright. Okay. Okay, bukas.